Hi mga friendship! Welcome po to my channel. Pasensya na po. Palagi po ako humingi ng sorry kasi yung paglilinis ko ng bahay, hindi matapos-tapos kasi may pasok, tapos pag-uwi from work, asikaso sa pagluluto, kung ano-anong anik-anik sa bahay. So yung paglilinis, nagagawa ko lang talaga pagka-day off. So talagang ang hirap mong pagsabayin talaga yung work, linis, vlog. Pero I'm trying my best po na pagkatapos nitong, I promise, pagkatapos nitong aking paglilinis na to, magiging regular uli ang ating vlogging. So, ang topic natin for today is kung ano po yung gagawin, pag isa kang tourist here sa Japan, ano po ba yung dapat mong umpisahang gawin from the airport? Yung, di ba, syempre, pagdating mo, di ba, hindi ka sanay dito, di ba? Yung parang, stranger, totally talaga stranger ka, lalo na pag unang punta mo, di ba, wala kang alam. So, ano ba ang una natin dapat gawin pagdating sa airport? First po, bago po tayo pumunta ng Japan pala, ang cellphone natin, i-ready natin for, i-ready natin yung apps ng Google Map. Google Map and, taxi and Google Translate. Yung tatlong yun po. Google Map, Google Translate, and taxi. Bakit po yung tatlong yan ang kailangan natin i-prepare sa cellphone natin? Kasi po, ang Google Map, hindi po na natin kailangan ang mga train apps na yan pag pupunta kayo dito. Kasi po, basta't may Google Map kayo, Google Map po or si Safari ang magtuturo sa inyo ng pinaka-the best na ride ng train. Tandaan nyo po, pinaka-the best po talaga si Google. Hindi po natin kailangan ng apps. Iikot-ikot lang po kayo na pagka ang ginamit nyo pong pagsakay sa train is apps, train apps. Iikot-ikot po kayo niyan. Hindi po yan ang pinaka-accurate na magbigay ng best ride ng train dito sa Japan. Si Google po talaga ang pinaka-the best. Papipiliin niya, ibibigay niya po sa inyo yung mga pati price, lahat, pati time, lahat, makikita nyo kay Google. Kaya po kailangan natin si Google app. At saka po si Google Translate. Hindi, although si Google Translate po, hindi naman po siya talagang ganun, hindi siya talaga 100% na best translation, pero, at best translator, pero, maiintindihan po yung translation niya. So, itatype po natin sa English, and then, ang other language niya is Japanese. So, pag itinype natin siya sa English, tapos Japanese yung lalabas, di ba sa kabilang side, pwede tayo magtanong sa mga train station, yung mga staff ng train station, sa mga police station, kahit na sino mga kasalubong mo dyan sa daan, talagang pag kailangan mo ng help, pwede malaki pong maitutulong ni Google Translation. Ayan po. And si taxi po. Usually po, di ba tayo mga Filipino, talagang nakaano tayo kay Uber, kay Grab. Dito po sa Japan, si Uber, Black Uber, pero po, sobrang mahal po niya. So, pinaka-the best pong sakin natin is yung taxi dyan sa tabi-tabi. Or, pag meron po tayong taxi apps, pwede po tayong tumawag ng taxi. Pero po, ang taxi po, nadadampot lang po yan dyan sa tabindaan or sa mga train stations. Kahit po wala tayong apps dyan, okay lang. Importante po si Google Apps at si Google Translate. Yan po, importante. Okay po, so, meron na po tayo niyang apps na yan. So, lilipad na po tayo papuntang Japan. So, halimbawa po, sa Narita po tayo bumaba. Ang una-una po natin dapat gawin sa Narita is, paglabas natin ng custom, ang una natin puntahan is si Visitor Service Center. Bakit si Visitor Service Center? Kasi po, bibili po tayo ng SIM card. Kailangan po natin ng SIM card kasi hindi po natin magagamit si Google Apps, si Google Translate kung wala po tayong Wi-Fi. So, bibili po tayo ng SIM or Wi-Fi para magamit natin ang cellphone natin. Para pagka po magagala tayo, meron tayong guide kung paano, anong ride ang gagamitin natin, kung saan ang magandang pupuntahan. Halimbawa sa Tokyo, pwede tayo makapag-search
Okay, Wi-Fi po. And then, ang Wi-Fi po, meron po tayong nabibilihan niya sa counter. Meron din po siya sa vending machine. So, hindi po siya, basta pumunta tayo sa visitor service center, makikita niyo po doon, may mga vending machine, mamimili po kayo kung anong plan ang gusto niyo, or meron din po mismong counter, doon po tayo pwedeng kumuha ng SIM card or Wi-Fi. Ngayon po, kung halimbawa naman po ang... So, nakakuha na po tayo, halimbawa, ng Wi-Fi, di ba? Okay, may Wi-Fi na tayo. So, ngayon kung halimbawa, ang gusto po natin is... Dumiretso tayo magala, pero may bagahe tayo, di ba? Ito pa rin po ang isa. Pwede nyo pong ipadala from the airport ang bagahe nyo to hotel na pag natutuluyan nyo. So, pwede po tayo pumunta sa Yamato, punta po tayo sa Yamato window na counter. Doon po yung door-to-door service. Yun. So, meron po tayong choice na from airport, door-to-door service natin ang bagahe natin para dumiretso siya sa ating destination na hotel or Airbnb or kung bahay ng friend nyo. Basta alam nyo yung address, pwede po magpa-door-to-door from the airport. So, na-door-to-door nyo na po yung bagahe nyo. Ano po ang next na gagawin nyo? Gusto nyo na po mag-explore sa Tokyo. So, meron po tayong tatlong klaseng transportation from the airport. Isang bus, isang train, and isang taxi. Yung pong taxi, isa alang-alang na natin yan kasi sobrang mahal. Hindi po biro ang taxi dito. So, pero kung marami talaga tayong pera, pwede tayong mag-taxi. Pero hindi po siya ka-sayang. Sayang talaga ang pera. So, ang pagpipilian po natin is bus and train. Ang train po is nasa basement ng Narita Airport, nandun po yung Kasey Line and JR Line. Ang bus po nasa first floor ng Narita Airport, pati po yung bus counter. Meron din pong machine na bilihan ng ticket. Yung pong mga bumibili sa machine, yung po yung mga sanay na alam na nila yung destination nila, wala na silang tanong-tanong, diretso na nang bili na agad. Pero po, pag hindi po kayo sure sa kung anong route ang gagawin nyo, pumunta po tayo sa counter. And then, mag-ask po tayo sa kanila ng help kung paano pumunta sa ganitong place na gusto mong puntahan, ano ba ang the best na bus na sasakyan mo, and then bibigyan niya po nila kayo ng tamang bus, kung saan platform kayo sasakay, kung anong bus ang sasakyan nyo, para sa gusto nyong destination. So, ang bus po, meron po siyang kanya-kanyang platform yan. So, ibibigay nila sa iyo yung ticket kung saan ka pupunta, and then, basta... hanapin mo lang kung anong platform yung nakalagay sa ticket mo, yun yung bus mo. Halimbawa, for Shinjuku, platform ganitong number, to Shinjuku yun. Ayun. Pagka naman po train, I think train po ang pinakamabilis na access to get to Tokyo City. Kasi, parang 30 minutes lang. Pagka pupunta ka sa Ueno, it will take 1 hour mahigit from Narita to Ueno. That is Kasey Line. Pero ang JR po, marami po siyang route. So, parang 30 minutes lang yata or 40 minutes lang nasa mainland ka na ng Tokyo. So, pinakamabilis na access talaga is train. Parang Narita Express yata yun. Narita Express to Shibuya. Parang mga 40 minutes lang. So, ano po ba ang magandang puntahan sa Tokyo? Meron tayong... Of course, Shibuya, Akihabara, Shinjuku, Ueno, nandyan din po ang, kahit hindi na po siya Tokyo, malapit lang po ang Yokohama, ang ating Chinatown, nandyan din po ang Chinatown. Excuse lang, lumalamig yung kape ko. Ano pa ba? Ang sarap po ng pagkain sa Toyosu, Wet Market, my God, Toyosu Market na vlog ko para makita niyo po, sarap po ng raw nilang fish doon, mga sushi, my God, heaven.
Medyo pricey nga lang siya, pero alam niyo yun, kahit pag pumunta ka ng Japan, sushi, raw fish is isa sa mga target natin, di ba? Siguro parang ang pinaka pricey niya na is $40-$50 isang bowl, pero masarap talaga siya. Try niyo yung Toyosu Wet Market. Ayan po sa link. Makikita niyo po. Meron din yan yung vlog ko diyan sa Toyosu. So ayun po guys, yun po yung mga importanteng mga bagay na dapat nating gawin before, and yung pagdating natin mismo sa Narita, pag medyo po nalilito tayo, yun po ang pinaka-importante. Mag-download na tayo ng ating apps, Google Translate, and pagdating sa Narita, bili tayo ng SIM card. Importante kasi yan. And kung gusto natin ipa-door-to-door nga yung bagahe natin, meron pong door-to-door service sa Narita para wala po tayong daladalang habang bumabiyahe. And ano pa bang mga importante? Basta tatandaan nyo lang po guys, meron din po akong video na mga hindi dapat gawin dito sa Japan pag magbabakasyon kayo. So watch nyo lang din po yon. Kasi nga, mga part po yun ng ating bakasyon dito. Kasi alam nyo guys, minsan talaga medyo mahirap Alam nyo yun, yung pupunta ka sa isang strange country na hindi natin alam kung ano yung mga do's and don'ts. Diba? Kaya watch lang natin yan. Tapos, ano pa ba? Ano po nga ba ang magandang pag-istayhan dito sa Tokyo? Kung ako po tatanong yan, mas prefer ko po sa Airbnb kaysa sa hotel. Kasi si hotel napakamahal. Tapos, di ba, bed lang siya, toilet, and bathroom. Not like Airbnb, meron kang bed, meron kang living room, meron kang toilet, meron kang bathroom, meron kang washing machine, meron kang kitchen, kasi it's an apartment or it's an condo. It's a condo unit na paupahan. So, mas parang for me, para sa akin po ah, mas convenient gamitin ang Airbnb compared to hotel. Hindi naman sa binabash ko ang hotel, pero talagang 'di ba mas madali, 'di ba? Mas madali ang buhay kasi lahat nasa iyo. Gusto mo magluto ng breakfast sa umaga, pwede ka magluto kasi meron kang kitchen. Not like sa hotel, talaga lahat. Money. And mas mura po ang Airbnb. So guys, yan po ang ating vlog for today. Pagpasensyahan nyo na at medyo talagang ngarag ang lola nyo. And babawi po ako sa inyo. Matapos ko lang talaga itong nililinis ko. Siguro mga 2 weeks pa po, guys. Kasi talaga may work ako. Alam nyo yun, yung aalis ako ng bahay 7 a.m. Babalik ako ng bahay 5:30. Magluluto, kakain, maligo. Pagkaligo ko po, bagsak ako tulog. Ang sarap matulog. Yung ang aga-aga ko kasi nagigising ako 5 o'clock. Magluluto ako ng baon ko. Ipapak ko siya 6:30, maliligo ako 7:30, aalis ako, ganun. Ganun po ang aking routine every day. So sa day off ko lang ako nakakapaglinis ng bahay. I-clip ko po dito sa last part nitong video yung aking magulong, inaayos na room. Okay guys, so hanggang dito lang po tayo today. See you guys. Ay, at saka nga po pala guys, silipin niyo po yung ating cooking channel, Dolly in the Kitchen po, marami po akong recipe doon. Okay guys, so bye. Yung iniwan ni Bunso na room, ginawa ko siyang lagayan ko ng mga damit. Ayan siya. Ayan nataka. Pasensya na po, marami akong nilaban ng ngayong araw na to, kaya huwag natin isali to kasi mga underwear. Ayan, ginawa ko siya sampayan. Ayan, ang dami ko nakasampay, di ba? So mamayang gabi, pagtuyo na yan, ililipat ko siya dito. Ayan, di ba? Tapos ito yung mga winter jackets ko, inilabas ko na. Nakalabas na siya, di ba? Ayan. Tapos, eh lang, itong maliit na room na to, ito yung dating tinutulugan ni Bunso. Ayan, so ganyan ang itsura niya. Ayan, huwag niyo pansinin niyo may mga underwear kasi ako nakasampay. Ayan, di ba? Then, itong isang room pa. Then, ito pa yung isang room na lalagyan na naman niya ng damit dati. So, ayan, di ba, ang gulo pa. Ang gulo-gulo pa.
So, eto na lang ang aayusin ko. Okay, guys. So, bye!